guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, kung nakikita nyo, meron tayo dito mga package sa magkabilaan natin. So ito guys ay ang Creed Fence at ito naman ay ang bottle sterilizer. So nag-order ako online guys. So yeah, binili ko siya online. So ito guys ay brand new siya at ito naman gamit na siya. So hindi na ako bumili ng bottle sterilizer guys na bago dahil hindi sa dahil natitipid ako o mahal, pero dahil hindi ko naman sure kung gagamitin ko siya soon for the bottle of my baby kasi ang balak ko din naman is mag-breastfeeding. So depende na lang kung meron ako may po-produce na gatas kaagad kay baby. Pero pag wala, yun, gagamit muna ako ng bottle. Pero yan, nagbumili lang tayo. So as far as I can see naman doon sa post nila ng ano nito, seller nito, is mukha siyang bago. So ngayon magbubukas tayo at ipapakita ko sa inyo ko ano nga ba ang itsura niya. So dumating siya, ito dumating noong 3 days ago. Yes, 3 days ago, at ito naman ay 2 days ago. So hindi na ako nakagawa kagad ng video dahil medyo busy tayo at may pinuntahan din naman kasi tayo. So yan, tatayo ako. Yan, nakita niyo na yung chan ko. Ayan. So eto, bubuksan natin ito. Ayan, itong pangalan nito, sterilizer na ito. At ayusin ko muna. So, sterilizer na ito dahil hindi ko pa siya na-check. Ayan. Ay, medyo mahirap siyang buksan dahil pinak siya ng mabuti ng ano pinagbilhan ko. Dahil ito guys is deliver through posta. Yan. So check natin siya kung okay ba. So kaya mag-alala guys, before na binili ko ito ng second hand, is minake sure ko talaga na malinis yung ano, yung sterilizer kahit na gamit na siya. So ayan, punong-puno siya ng ano sa loob, paper bag. Ayan, tatanggalin natin. Oh. Ayan, may maliit siya. Nilagay nila siya sa maliit na another box. So itatabi muna natin ito para mabilis. At dito na lang natin ilalagay itong maliit na hindi natin siya sisirain yung box niya kasi gagamitin natin siya later, kasi ito ilalagay ko siya sa basement, so kailangan natin balutin ng marami tsaka ng maayos para hindi siya maalikabukan sa loob. So ayan na siya guys, ito yung bottle sterilizer. Hindi ko alam kung alam niyo to sa Pilipinas. Yan, daming plastic na nakalagay for the protection. So okay lang yan, talagay natin dito sa gilid. So ayan guys, yan, as you can see, bagong bago siya. Ayan, second hand ko ito nabili. Second hand ko siya nabili. At ito, ganito yung setup niya. Lalagyan ng water dito sa ilalim. Tapos ilalagay niyo ito. Ganyan. So, ito yung next. Ayan. Pag ganito siya, ganyan na yung itsura niya. Tapos, dito is dito lalagay yung mga bottles ni baby. So, para lang siyang ini-steam, guys. Sa, ayan. Tapos, lalagyan niya ng tubig sa ilalim. Tapos,
Ito, dito. Para sa mga pacifier, nipples, or something na pwede pa natin sterilize na gamit ni baby for the mouth or something. Pwede din mga spoon niya or fork niya. Tapos ito, ilalagay nyo, isasaksak nyo siya. Sana ba yun? Ayan, dito guys. Ayan, so hindi na natin gagawin. Hindi natin sasaksak, pero ito yung cord niya para sa saksakan. Tapos, pagka nakasetup na ng ganyan, at nilagay niya na yung bottles ni baby at yung mga pacifier dito or nipples or how do you call this? Fork or spoon niya na pwede niya din naman ilagay dito. Sa kanya lang siya kuklos ng ganyan. So, para lang tayong mag-i-steam ng siomay. So, ito siya. Oh yes, chico siya. Ayan guys. So kung nakikita nyo, hindi nga siya brand new pero malinis siya. So nagamit, based sa buyer na, seller na nakausap ko is nagamit niya lang to ng 1 to 3 months nung baby siya kasi tumigil magdede yung baby niya sa bottle. So nag-breastfeeding siya. So ito, naka-stock sa bahay lang nila. So pinost niya sa group at nakita ko naman, buti na lang dahil matagal na rin naman ako naghahanap ng ganito. So bumili lang tayo just in case lang na kailangan natin. So ayan, bagong-bago siya. So after nun guys is kailangan lang natin, automatic na ba siya? Oh, yes, automatic na yun. Based na nakita ko dun. Yes, hindi naman siya naro-rotate. So, pagka na-plug nyo na siya, ang sabi sa akin, wala kasi tayong manual na binigay. Hindi niya binigay yung manual. So, ang sabi niya sa akin is, live ng 8 minutes ito for the steaming ng ano ng bottles ni baby tsaka ng ibang kaik-ikan niya for the, you know, for the baby. So, yun lang guys. Ito yung first na nabili natin na dumating ng 3 days ago or I don't know, 4 days siguro. Ganyan. Pero okay lang siya kasi malinis naman siya. So, ibabalik na lang natin dito. Ayan. So, next natin guys is ito. Napakalaki. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na crib fence. Ayan siya. Ayan. So, bubuksan na natin siya. Ito, hindi ko dapat ito bibilhin doon sa seller. Kasi may nag-offer sa akin na nagpe-personalize. Kaso, hindi ko alam kung gaano katagal or kung legit ba. Until one day, yung kaibigan ko na si Ate Annalisa, sabi niya, legit naman daw yung mga nag-offer online ng personalized na ganito at maganda din ang gawa. So, hindi ko din sure kung maganda yung gawa nila kaya hindi din ako nag-order ng direct sa ano sa mga tagtatahi nito. Yun nga. So, ito, hindi ko din sure. Tapos, nakita ko naman yung review sa ano nila, sa page nila, okay naman. So, madaming nag-order sa kanila, ganyan. So, I decided na mag-order na lang din doon. Para hindi na ako mag-isip pa. At least, magre-ready na tayo before pa dumating si baby. Ayan, medyo mahirap siya kasi nakabalot ng maayos. Pero, sisirain na lang natin siya. Ayan, kasi kailangan din naman natin siya i-check, di ba? Pagka bumili tayo ng online, kasi minsan, expectant and unexpected, kahit pa maganda siya online, kung pangit naman yung binigay sa'yo, wala din. Ayan, so kailangan talaga natin siyang i-check lang maayos. Just to make sure na legit at least, pwede natin tawagan yung seller nito pag pangit o may damage yung nakuha natin na benta nila. So, sabi naman ni Ate Annalisa is ito daw ay pinapatahi din nila doon sa tao na nag-offer sa akin. Kaso nga lang, hindi ko naman alam. Kaya pala, 2 weeks bago dumating kasi
order din pala sa Pahian. Akala ko, naka-stock na sa kanila dati. Ayan. So, nabili natin siya ng medyo cozy. Unlike pagka nag-direct pala tayo doon sa talagang nagpapakahi. Pero anyway, okay lang. Wala naman. No regret. Kasi gagamitin naman ni baby at anak naman natin yan. So, okay lang. Pero yun nga, nandito na rin naman siya. So, hindi natin sisirain yung plastic niya, guys. Nagiging careful lang ako sa plastic niya kasi kailangan. Yun nga, sabi ko, ilalagay natin to sa kwarto or sa basement later kasi wala pa naman si baby. Hindi pa naman natin gagamitin. Ayan. So, careful lang tayo sa pag-open sa kanya. So, ito guys, ayan. First natin is itong moon. Yung pang-decoration lang sa crib. Tapos, oh, ito. Ito. Ito siya guys, is 4 pieces yung ganito ko. Actually, 4 pieces siya. Tapos, ito yung nasa gilid ng crib. Itatali mo siya sa gilid ng crib. Para iwas untog si baby sa crib niya. Yan, 8 pieces to na ganito. Ganito ang size niya for the side of the crib. Tapos, if I'm not mistaken, 4 pieces ang puti at 4 pieces din ang blue. Since, sabi ko nga sa inyo, blue ang kinuha ko dahil blue ang favorite color ng asawa ko. So, ayan. Ayan siya. 4 pieces din na ganito. Ayan. So, hindi ko na kukunin yung dalawa pa na nandito sa may plastic, guys. Kasi, parehas lang din naman siya. So, ang next na lang na ipapakita ko, i-check natin, ay yung quilt. Kasi, as far as I can see naman, guys, is okay naman yung pagkakatahi at okay naman yung size niya. Pero, hindi tayo sure kasi yung crib nandun sa basement, nakatago na. Pero, sana, makuha niya talaga yung full na length ng ano, yung mga sides ng crib natin. Ayan. Hindi natin pwedeng guluhin yung crib doon para lang ma-set up ito. So, handa ko tayo. Kasi ito guys is may quilt pa ito eh. Quilt. Tapos yung pillow ng baby. Ganyan. Pila ni baby. At yung babiness niya. Actually, bumili na rin ako ng babiness. Ayoko sana, kasi sabi ng asawa ko, is, pagka ng anak ako, is malamig na kasi that time. So, kailangan ng babiness para at least medyo maging warm siya pag nasa loob siya ng crib. Ayan. So, wala talaga akong idea sa mga baby stuffs na ganito. Kasi yung mga kapatid ko naman noon, wala namang crib. Wala naman kaming crib noon at wala rin naman kaming ganito noon. Kahit naman yung mga pinsan ko na bagong generation, wala rin naman silang ganito. So, wala akong idea. Hanggang nung nakita ko na lang siya online. So, ayan. Napabili tayo ng gamit ni baby. Ay, mali pala yun. Na-open natin. Dito pala dapat. Ayan. I'm sorry guys kung medyo matagal tayo mag-open. Para hindi masira yung plastic niya. Kasi wala tayong plastic na ganito kalaki. Meron ako, pero yung pangbasura yun. So, okay naman yun kasi meron naman siyang may amoy siya, amoy lavender. Kaso, ayoko ilagay doon kasi pang basura yun. Bago rin naman yun. Ayan. Mali pa rin na open natin sa ilalim kanina. Kaya pala ano. Actually, maganda yung pagkapak niya kasi wala talaga siyang way na mapapasukan ng alikabok.
So, maganda for the packing. Okay yung pagka-pack niya. Kahit na plastic lang siya. Kasi kung ano yung pinakita ko dito sa camera, guys, or sa video na ito, ganun din naman yung diniliver sa akin. Hindi ko pa talaga siya na-open. Dahil, yun nga, bubuksan ko sana siya nung dumating na. Kaso, nagbigay ng idea si Ate Annalisa na huwag na i-ano mo na lang, i-vlog mo na lang para makita naman ng tao kung ano yung mga nabili mo kay baby. Sabi, oh, ito pa pala yung kasamahan nung ano guys, nung pillow natin sa para sa sides lang. Ano. Tapos, ito lang. Medyo na-dismaya lang ako dito. Ito yung pillow ni baby. Kasi, yung, ano, sobrang nipis. Hindi ganito yung in-expect ko. In-expect ko yung medyo, ano siya, medyo makapal lang konti kahit sana ganyan. Hindi. Manipis siya. Parang ano lang, tela lang na pinagsama. Ganyan. Tapos, ito another. Another siya yung side, pang sides ng ano. Sa side ng crib. So, ibabalik na natin to kasi okay naman yung pagkatahi niya. So, 8 pieces daw ito. Ilan na ba yung nandun? 4. Tapos, okay. 2, 4. Okay, so si okay yung ano natin guys, yung complete itong ano natin. Itong 4 sides ng ano ng crib, 8 ano siya, 8 yung piraso na binigay, tama. 4 na blue, 4 na ano. Tapos ito guys is yung oh, ito, nakakadismaya pa. Tinahi lang siya sa gilid. Akala ko, yung may garter. Kasi para to dun sa mattress ni baby. Akala ko yung usually na nabibili natin na may garter. Kaso, tinahi lang siya. Ganyan. Nakakasad. Yung tela niya is yung ordinary lang siya na tela. Hindi siya cotton, guys. Yung parang... Ano ba yun? Hindi ko alam kung ano yung tawag doon sa tela na yun. Pero hindi siya cotton. Hindi siya cotton. Parang mainit to sa katawan. Ganyan. Buti na lang, pagka nanganak ako, is malamig naman that time. So, okay lang para mainitan si baby. Pero yun lang, medyo na-dismaya lang ako dito sa unan ng baby. At saka ito, ano, cover ng mattress niya. So, next natin ay baby nest. Ito siya. Ito na yung last natin na i-unbox. Tama. Actually, hindi siya unbox eh. Kasi nasa plastic lang siya. So, unplastic. Ganun. Ayan. Ay, mali pala. Ayan. Sana ba yung kanina? Diba? Ito, actually guys, merong binigay sa akin si Ate Annalisa. Nabanggit ko siya sa, ina-upload ko ba yun? Sa ano, 30 the last ata na ano ko, na video ko or 50 the last na upload ko na video. Ayan, nabanggit ko na may binigay na ganito si Ate Annalisa, kaso kulay pink. Tapos ang side niya is ganito, pero gray na may star din. Kaso yun nga sabi ko, hindi pa natin alam yung gender ni baby. Kaya bumili tayo ng bago para naman may magamit siya. At, di ba ang sabi ko rin sa inyo doon ay dalawa ang crib ni baby. Wow! Ayan. Dahil ang isa ay binigay ni Ate Annalisa. Tapos, pero nakabili na kami ng isa pa, so kaya dalawa. So, okay lang. At least, magagamit naman ni baby para isa na lang sa kwarto at isa na lang dito sa may, ano, sa may sala pagka, ano, nagkataon. Para hindi na natin pa lipat-lipat ang ating crib. At least, meron tayong dalawang crib na, ano,
na magagamit. Ayan. So, pasensya na kung medyo matagal tayo mag unwrap guys, dahil iniingatan ko yung plastic para hindi mapasukan ng alikabok dahil hindi pa natin ito gagamitin. Ayan. Oh! Ito parang matikip. Ay! Ito! Ito yung quilt. Ayan. Ito maganda siya. May ano siya sa loob. Parang ano, foam. Parang ganun. Ganyan. Maganda yung ano niya. Kaya lang sinasabi ko nga, hindi siya ano, hindi siya cotton. Yung, hindi ko kasi alam eh kung anong tawag sa ano niya, pero mainit siya sa katawan pag ginamit. Mainit siya pag hinigaan siya, ganyan. Mainit talaga siya as in. So, ayan. Dahil blue and white yung team natin, kaya blue and white din yung ano, quilt na binigay. Ayan. So, next natin is ito, ito yung baby nest, guys. Ayan. Wow! Unan ng baby nest. So, after, di ba may crib? Di ba yung crib? Tapos, di ba may mattress yun? Tapos, pagka 0 to 3 months siguro si baby, baka kaya pa nito gamitin. Or 4 months. Tapos, ilalagay niya ito dun sa loob ng crib para hindi siya gaanong malamigan. Or para mas comfy siya, kasi nga baby pa lang siya, small pa lang siya. So unlike pagka 6 months ganyan, at least medyo maluwag-luwag na. Ito hindi naman niya kailangan ng big ano, big space pagka baby. So okay lang ito para ano siya, maging warm yung ano niya sa loob. Ang cute ito. Ito talaga yung nagustuhan ko sa lahat, at saka yung ano, itong quilt niya. And ito, maliit lang to. Gusto ko sana palagyan ng pangalan kasi, ano, magbabayad ka lang naman, additional lang ng konti. Pero, hindi ko pa alam kung anong pangalan or anong bibigay ko pangalan sa baby namin. Ayan. Ay! Meron siyang konting damage, guys. Ito, ano ko nakikita niyo, para siyang, ano, nagkumpol-kumpol na ano siya. Pero okay lang. Hindi naman pansin. So, ito, huwag kayo mag-alala, guys. Kasi, lahat ng binili ko is itatago ko pa rin siya kasi may plano pa naman ako magbuntis. Tignan natin, di tayo sure. Magbuntis, may pagkakataon tayo. Pero, hindi naman agad-agad. Siguro, after 5 years, ganyan. Kasi, bata pa naman tayo. So, hindi naman tayo mag-rush. Pero, ito, either itatago natin ito pagka hindi natin gagamitin, or pwede nating ibigay sa mga nangangailangan din dito na Pilipina, or pwede nating ibenta, i-resell. Katulad nung nabili kong bottle sterilizer para hindi sayang. Hindi matingga yung ano gamit. Pero more likely siguro ano, ibibigay ko na lang siya or ano, ibebenta ko ulit. Kasi ano, pagka tinambak mo to at wala naman akong balak magbuntis kaagad lang after a year. Ano lang siya, maalikubukan lang siya sa basement. At wala na rin kasi kami gaanong space sa may basement. So, ito yung napaka-cute nating baby nest. So, yun lang yung ano, whole set na ng ano natin yun, guys, ng crib fence natin. So, naipakita ko na sa inyo yung para sa yung pillows for the corners ng crib para iwas untog si baby. Tapos, yung baby nest niya, of course. Tapos, ito yung blanket niya. Tapos, ito yung decoration lang doon sa may ass niya. Tapos, ano pa ba yun? Pinakita ko sa inyo. Ah, yung pillow at yung cover ng mattress na na-disappoint ako. Pero, okay lang yun kasi ano, may extra pa naman ako na cover ng mattress. So, bibili na lang tayo ng kulay blue or either ano, white pa para matugma sa ating baby crib fence. So, yun lang yung ano natin ngayon, guys, yung video natin ngayon. So, bukas, abangan nyo dahil ano, mag-upload ulit ako ng video or sa isang araw. Ipapakita ko sa inyo yung mga binigay ni Ate Annalisa na ano, kasi kahapon nagbigay na naman siya ng mga gamit ni baby na wow! Bibilihin ko sana, kaso nung sinabi ko na
nagtanong kasi ako sa kanya, ako mostly nagtatanong kung ano mga kailangan ni baby kasi wala talaga tayong idea. So, nagtanong ako sa kanya, tapos sabi niya meron yung anak niya kasi yung anak niya is 2 years old na rin ngayon, so hindi niya naman na ano, hindi niya naman na kailangan. At tinanong ko naman kung balak niya pang mag-anak, baka kailangan niya pang i-preserve yun para gamitin next time. Pero sabi niya, ibigay na lang daw niya sa akin. So, napaka-generous niya. At, yun lang, gusto ko mag-thank you sa kanya kasi sobrang dami niya nang binigay. Binigyan niya tayo ng crib. Binigyan niya tayo ng bathtub ni baby. Binigyan niya rin tayo ng crib fence. Yun nga yung sabi ko sa inyo. Tapos iba pang mga bagay na binigay niya sa akin kahapon na unexpected lang talaga, na akala ko baby carrier lang kasi lang naman yung bibilhin ko sana. So binigyan niya pa tayo ng mas marami pa. Kaya yun, sobrang thank you ko sa kanya kasi sobrang bait niya sa akin at sobrang mapagbigay talaga niya. So siya din mismo yung nagsasabi sa akin na kung kailangan mo pa ng ganito, ganyan, sabihan mo lang ako, baka meron yung anak ko. So, yun guys, sana nag-enjoy kayo sa video na ito at yun lang yung ating unboxing ngayon sa nabili nating online. At sana, wag niyo kong i-bash kung bumili ako ng bottle sterilizer na second hand kasi as you can see naman guys, diba, pinakita ko naman sa inyo, malinis siya. At minake sure ko talaga na yung binili kong bottle sterilizer kahit na second hand siya is malinis talaga kasi meron talaga akong nakausap na gusto niyang ibenta yung bottle sterilizer sa akin ng mas cheaper. Pero hindi ko kinuha kasi may nakita ako na hindi siya damage pero medyo marumi siya, hindi siya kaaya-aya. So ayoko naman ng ganun kasi gagamitin yun ni baby. At 4 bottle pa. So, kailangan natin ng malinis kahit na second hand pa yan. So, eto naman. Ayan, sobrang happy naman ako kasi nabili na natin yung most na kailangan ni baby. So, yun lang guys. Konti na lang yung wala kay baby. At titignan na lang natin kung kailan ulit tayo mga kapamilya. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. At please don't forget to subscribe, like, and comment down below kung ano pa yung mga gusto nyo na gawin ko sa next video. So, I'm so